Ang awit ng kabataan, ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon, okay? Pag binakmas ganito, nooy kami naniniwala, natatawa kaming dalawa, o ama, walang tiwala, lahat na ay walang tiwala. Diyan na pumapasok yung binabanggit na, no? Yung Panginoon. Ito, pakinggan nyo. Gusto kong matutong mag-drive kahit na walang kotse. Gusto kong matutong mag-drive kahit na walang lisensya. Ito yung backmas. Kumusta, 3D? So, ang video natin ngayon, medyo, hindi ko alam kung paano i-explain, pero medyo kakaiba siya, mas nakakatakot siya, and mas nakakatrauma pakinggan, dahil this specific episode challenges the faith, no? Kine-question yung pananampalataya mo. Yun, ayon sa pagkakaintindi ko, ganun yung kadalasan ng mga mensahe na ginagawa ng mga tao dito. Sa mga hindi pa nakakaalam, well, nabasa nyo naman sa title natin, pero ang video natin ngayon ay tungkol sa backmasking. Okay. Babasahin natin ito sa Wikipedia kung ano ang ibig sabihin ng backmasking. Ayan. It's a recording technique in which a sound or message is recorded backward onto a track that is meant to be played forward. Ibig sabihin, binabaligtad yung kanta. Ngayon, maraming gumagamit ng technique na to para magbigay ng mensahe. Isa sa mga pinakasikat na example ay yung kay Missy Elliott, yung, ayan, binakmask niya yung Work It. Ayan, pakinggan natin. Ito yung original. Tapos, ito yung pagbinaligtad. Flip it and reverse it. Yan, inayos na nila kaya parang gibberish na tinatawag, parang nagbubululan, gano'n. Pero pag binaligtad mo, yun pala yung ibig sabihin nun. Ngayon, ang issue dito is hindi lahat ginagamit siya for aesthetic. Hindi ko alam kung aesthetic yung pag sa pandinig, no? Pero aesthetically, para mas mapaganda yung pagrinig mo dun sa kanta. Meron na gumagamit daw nito para mag-send ng mga subliminal message, and karamihan doon sa mga subliminal message na dyan ay masa demonyo or satanic. Ngayon, ina-advise ko na wag na muna kayong manood nito kung mahina ang loob ninyo, because gaya nga ng sabi ko, it challenges the faith. Kine-question ng mga kantang to yung pananampalataya nyo. Pero kung matibay naman ang loob nyo at naniniwala kayo na mas malakas ang pananampalataya nyo kumpara sa mga sinasabi nila dito daw sa mga backmasks na ito, leave this a thumbs up. Kasi totoo naman, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na sa tingin mo ay hindi naman makakasira sa'yo at sa pananampalataya mo. Kahit ano ka pa, Kristiyano, Muslim, Iglesia ni Cristo, wala dapat makasira ng mga pinaniniwalaan mo sa isip at saka sa puso mo just because may nakita kang mga ganitong bagay sa internet. At hindi ko sinasabing totoo to, hindi ko rin sinasabing hindi totoo yung mga mensahe sa backmasking. Marami dito ay rumors na tinatawag, no? Ibig sabihin, haka-haka, usap-usapan. Pero meron din naman na totoo, kagaya nitong kay Missy Elliott, sinadya talaga para nga aesthetically ay mapaganda yung kanta. Eto na tayo. Maraming kanta na pag binaligtad mo, nakakahindik balahibo. Yun ba yung tamang pagsabi doon? Nakakahindik balahibo. Pero bago natin umpisahan yan, may giveaways tayo. Yung Instax natin na Minions, yung WSF album natin. So mag-like, share, subscribe, and hit the bell notification para makasali kayo sa giveaway natin. Tapos pumunta na kayo sa Facebook page ko pagkatapos nito, kasi magla-livestream ako. Anyway, ayan, natuloy na tayo. Ito yung isa sa mga example, yung Another One Bites the Dust ng Queen. Pakinggan natin yung original, ha? Ayan. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ow! Ito yung backwards. Ayan. It's fun to smoke marijuana. Ito yung sinasabi kong subliminal messages, mga mensahe na hindi naman talaga gustong ipahiwatig ng direkta. Kailangan mo pang hanapin. Hindi natin alam kung totoo to, hindi natin alam kung pinauso ba lang nila to or sinadya nila. Yun yung point dito, eh. These are rumors at ito ay mga kwentuhan lang. Hindi ko pwedeng sabihin kung totoo, hindi ko pwedeng sabihin kung hindi. Kaya doon papasok yung opinion ninyo. Sa tingin nyo ba totoo siya? Sa tingin nyo ba hindi? Yan ang ilalagay nyo sa ilalim. Ngayon, mag-focus tayo doon sa mga Pinoy, ha. Ito yung isa sa mga nakita ko.
Sabi dito sa definitelyfilipino.com, baliktanaw. Naalala nyo pa ba ang 90s backmasking controversy kung saan sinasabing may sa demonyo ang mga kanta ng E-Heads, Yano at River Maya? Ay, ang Eraserheads, di ba, hindi na malayo sa mga ganitong bagay. Kasi nga, di ba, for example, yung sa Pepsi Paloma case, hindi nila sinasabi kung totoo ba o hindi na may subliminal message yung kanta nila. Kung kwento ba ni Pepsi Paloma talaga yung spoliarium, hindi nila sinasabi. In fact, nung tinanong sila kung napanood yung sa previous episode natin, sinabi nila na I will carry this to my grave. Parang ganun yung sinabi nila. Okay, ito yung mga pakikinggan natin. And ulit, ina-advise ko na kung mahina ang loob ninyo, huwag na muna tayong manood, okay? Nung 90s daw, no, may mga grupong gumagawa ng propaganda na kumakalaban sa mga awiting likha ng mga bandang nabibilang sa alternatibong Pinoy. Filipino alternative, yun yung genre ng kanta. May mga religious group daw na nagpakalat sa media na kampon ng kadiliman ang mga bandang iniidolo ng mga kabataan. Hindi malabo to kasi noon, di ba, pag may nauuso, masamang influensya agad yan. Na pumasok yung computer games, masamang influensya computer games, nakakapopo. Pumasok yung Voltes 5, pinaban noon dahil may masamang influensya daw. Ganon din siguro dito. Pag may nauuso, ang tendency talaga ng mga parents na stricto is sabihin na, hindi maganda yan agad. Huwag niyong idoluhin. So siguro, ganun yung ano yan. Kasama sa listahan ang River Maya, Eraserheads at Yano. Ito ang mga interpretasyon ng mga piloso-potasyong nagpakalat ng walang kwentang balita daw. O hindi natin alam kung totoo. Ayan, ito yung unang kanta. Oh. Banal na aso, santong kabayo. Yung normal is natatawa ako, hi-hi-hi-hi sa'yo. Tapos, ito naman. Yung binakmas, ayan, oh yes, hihihi awatatan, yun yung pag binasa mo siya ng regular, pero pag pinakinggan mo daw, ang interpretasyon nila ay, oh yes, hehehe, or Satan. Ngayon ha, sinasabi ko sa inyo na hindi ko ginawa to para questionin ninyo yung pananampalataya ninyo. Kailangan mas matibay kayo, at kung naniniwala kayo na mas matibay yung pananampalataya ninyo, kung para sa mga haka-haka at kwentuhang ganito, keep this a thumbs up, di ba? Dahil totoo naman na dapat mas malakas tayo kaysa sa ganitong mga bagay. And kahit anong klaseng demonyo pa yan, no? For as long as matatag yung kapit mo sa kung sinong Diyos ang meron ka, no? Hindi naman lahat tayo pare-parehas ng Diyos, pero kung sino yung Diyos mo, kung sino yung pananampalataya mo, for as long as nararamdaman mo, mas malakas yan kaysa sa mga ganito. Ulit ko lang yan ha. O ayun, yun yung banal na aso, santong kabayo. Title pa lang ay medyo pang-religious na, no? Or kumakalaban sa relihiyon, hindi natin alam, hindi ko rin masasabi dahil ito yung pangalawang kanta. Awit ng kabataan, pakinggan natin. Yung normal ay, ang awit ng kabataan, ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon, okay? Pag binakmas ganito, nooy kami naniniwala, natatawa kaming dalawa, o ama, walang tiwala, lahat na ay walang tiwala. Diyan na pumapasok yung binabanggit na, no? Yung Panginoon, which is nakakatakot kasi hindi natin alam kung baka satanis na ba talaga sila or hindi. But I'm guessing hindi naman, no? I'm guessing haka-haka lang. Pero hindi natin masabi kasi marami ng mga grupo talaga, yung mga death metal ganyan, na ginagamit talaga tong mga medyo satanist na mga ganap, mga satanist na backmasking na mensahe. Sa kanila na mismo nanggagaling yan. Pero eto, mga Pilipino, hindi ko sure kung totoo ba o hindi. So kayo ang tatanungin nyo. Pakinggan nyo na lang ulit ha. Eto, pakinggan nyo ulit. Tingin nyo ba sinabi talaga nila yun? Eto na yung last na, last na kanta. Yung overdrive, ayan. Gusto kong matutong mag-drive kahit na walang kotse. Gusto kong matutong mag-drive kahit na walang lisensya. Eto yung backmas. Ako hindi ko rin siya masabi, no? Alam nyo na yung salita na nakalagay dun sa blurt. Ako hindi naman ako naniniwala sa ganito, eh. Pero hindi natin masabi kung baka mamaya, magagaling na artist yung Eraserheads, no? And I'm not really sure if these are real. Kaya sa inyo ko, tatanungin, no? May mga alam ba kayong ganito? Isa pa nga sa mga nauso nun yung Aserehe, ayan, the devil song daw, yung ketchup song. Hindi ko alam kung saan nila napupulot yung mga ganun bagay. At ako, aminin ko, hindi ko alam itong mga ganito, no? Yung mga topic na ginagawa natin ay ine-explore ko lang. At sabay-sabay tayo nag-explore. Sa totoo lang, tuwing upo ako dito, hindi ko alam kung ano yung mga mababasa ko dito sa computer, kung ano yung mga madidiscover ko.
ako eh, nagbabase lang din sa mga naikwento sa akin, especially sa galing sa mga parents yan, di ba? Yung mga parents nang gagaling yung mga ganitong mga kwento. Okay, so eto na nga, punta na tayo. Tinanong daw sila, sa isang episode ng Magandang Gabi Bayan, tinanong si Eliben Dia kung ano yung, kung may mensahe ba tong issue na to. At saan sabi niya, kahit anong kanta, pag pinatugtog mo ng baligtad, magtutunog demonyo. Ito pa isa. Sa kasagsagan din ng kontrobersiya ay nakasabay naman sila Dong Abay sa isang tugtugan sa UP Diliman. Wala siyang ibang kinanta sa chorus ng Banal na Aso kundi ako si Satan, ako si Satanas. Na hindi natin sure kung nangaasar lang ba siya doon sa mga gumagawa ng issue sa kanila or baka yun talaga yung mensahe niya. But I'm guessing na nangaasar lang sila because masakit siguro no, na i-brand ka, na makasatanas ka even if hindi. Ayan, ito si Robert Sunico daw, hindi ko kilala kung sino siya. Gusto niya ipasara yung 700 Club, ang Club Dread sa EDSA, sa dahilang sinusuportahan daw ng bar ang pagsamba sa demonyo. Siguro dahil sa pagpe-play ng mga kantang to doon, hindi ko sure. Pero may ganun daw, ano. Ayan na, ulitin ko lang, hindi ko ginawa tong series to para questionin ninyo, no, yung pananampalataya ninyo. Bagkos, yes naman yan, bagkos na. Bagkos ay mas pagtibayin pa natin para hindi tayo nadadali, naniniwala sa ganitong mga bagay na I'm very sure pinauso lang, no? But ulit, sasabihin ko na hindi ko sure kung sinadya ba talaga yung ganitong mga mensahe sa mga back masks. Pero sa susunod na makikinig kayo ng kanta, huwag nyo nang ipe-play ng pabaliktad. Ito si Claro, the third, nagpapaalam.